Team Sawyer dinepensa ng kanyang sarili ayon mismo sa kanya. Wala akong balak itago sa kanya, forever ang kinikita ko. China Roses, itutuloy na nga ba niya ang pagkaso kay Team Sawyer? Ito ang pinag-usap-usapan sa mundo ng social media. Ito ang Trending Today. Bago natin simulan ang video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like, share, subscribe, and hit the bell button para update ka sa mga bagong video ko. At kung hindi mo pa napapanood ang mga previous video ko, pumunta lang sa description box at pindutin ang link. Hot topic ngayon ang isang YouTube influencer na si Team Sawyer. Matapos nga mag-live sila ng kanyang asawa sa isang social media platform kung saan ay nagtatalo sila habang pinapanood sila ng libo-libong netizens. Nagugat ang problema nito dahil nga sa pag-aoksa ng kanyang partner na dating FHM model na si China Roses dahil nga sa sinosolo nga daw ni Team Sawyer ang kanilang pera. Gustuin niya, huwag mabawasan yung milyones niya, yung pera niya para lang sa para sa pamilya niya kasi gusto niya solohin niya lang. Ayon mismo kay China ay bumibili na daw ito ng bahay at kotse na hindi sinasabi sa kanyang mag-ina at may balak nga daw siyang iwan ang kanyang mag-ina. Ako buong buhay ko, 4 na taon na pagsasama namin, ako bumuhay sa kanya. Pwede siyang iwanan kami ni Timothy. Kumuha ng bahay, tinago sa akin. Tinago sa kinuha niya. Bumibili ngayon ng kotse, bakit daw? Anytime, pwede niya na kaming iwan. Wala akong sinabi statement na gano'n. May sinabi kang statement na gano'n. Ayon pa kay China ay mas pipiliin pa daw makipag-collab ng kanyang asawa sa ibang babae kesa sa kanya. Upang daw ang lahat ng kita ng kanyang video ay mapupunta lamang bakit sa kanya. Bakit ka nakikipag-collab? Gusto niya makipag-collab sa ibang babae na kinakausap niya, chinachat niya ngayon kasi mas gugustuhin niya huwag mabawasan yung milyones niya, yung pera niya para lang sa para sa pamilya niya kasi gusto niya solohin niya lang. Ayon pa kay China, ginamit lang daw sila ng kanyang anak upang ipakita sa publiko kung gaano nga siya kabuting asawa at ama at upang kumita ang kanyang video. Yung ibang mag-asawa, ibang vlogger, hati pa sila eh. Pinaghirapan lang daw niya yun mag-isa. Wala akong statement na ginawa na. Wala akong statement na pinaghirapan lang daw niya yun mag-isa. At wala daw akong karapatan doon. Alam total mo naman, kaya niya kaming iwanan ito dahil pa, bahay ko lang naman daw to. Ito pa ha? To, anytime pwede niya kaming iwan. Tignan mo, nag-live ka ngayon sa page ko. Hindi mo nga page yan. Tignan mo, baby. Hindi mo page yan. Page ko yan. Pero dyan na nag-live. So it means, lahat ng sasabihin mong statement dyan, baby, nagmamalinis ka lang. Ikaw ang nagmamalinis dito, baby. Huwag na huwag mo kong pagsabihan. Alam mo. Baby, huwag na huwag mo kong pagsabihan, baby, na ako yung nagmamalinis dito. Ikaw ang nag-live 22, kasi gusto mo ko ipahila. Kasi ikaw, happy ka na. Kasi nakuha mo na lahat ng gusto mo. Ginamit mo lang kami ni Timothy. Hindi. Diba, sabi, ginamit mo lang kami ni Timothy kasi ready na siyang iwan kami. Anytime! Kaya niya nang umalis at nakikipag-collab na siya ngayon sa ibang babae, mas gugustuhin niya pa piliin yung ibang babae kesa sa akin. Matapos nga mainit nilang conversation, ay umali na nga ito ng iba't ibang komento kung saan ay nag-trending pa ito sa Twitter. Matapos lang ng ilang araw, ay naglabas din ng statement ang matalik na kaibigan ni China Roses upang ibulgar ang mga katotohanan at totoong ugali ni Team Sawyer. Ayon sa kanya ay alam naman daw ni China ang lahat tungkol sa kinikita niya dahil hawak nga niya ng partner ang lahat ng social media account nito pati nga ang email na ginagamit niya sa trabaho. Narito ang buong statement ni Team Sawyer.
itinanggi niya rin na nagtatago siya ng kanyang pera kay China noong sa YouTube pa lamang siyang kumikita. Ilang linggo na rin ang nakaraan nang ma-discover ni Tim na unti-unti na palang binubura ni China ang mga video niya, kaya nagalit ito sa kanyang partner. Ayon kay Kim, hindi na rin daw niya ipagpapalit ang kanyang pamilya sa milyon-milyon niyang kinikita sa social media, kaya nga nag-decision na ito na bumalik sa kanilang bahay. Kinuwenta din ni Tim ang kanyang mga bayarin sa bahay, katulad nga ng binabayaran niyang 25,000 pesos kada buwan ng electric bill. There you have it mga ka-trends. Once again, this is Trending Today PH, ang magbibigay ng latest, newest, and updates sa mga showbiz and politics at iba pa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyong kalilimutan na i-click ang subscribe button at ang bell button para update kayo sa mga bagong video ko.